dito sa lugar niyo. Ang bayan po, magandang hapon po sa atin lahat, no? Ang bayan po ni Iguig ay ang pinakaunang bayan going north from Tugigaraw. At ito ang ano ang bayan na tinagurian na the site of the famous Calvary Hills and the pottery center of Cagayan. Si Vice Mayor po naman, ipakilala natin. Yes, ito po ang aking ex-girlfriend, ang Vice Mayor ng Bayan ng Gig. Hindi niya na girlfriend ngayon. Judith Trinidad. Roommate niya na po. Yeah, po. Pero naging mayor na rin po. Naging mayor. Si Mayor Trinidad. Introduce yourself. Yes, ma'am. Ako po ay currently Vice Mayor ng Bayan ng Igig. Naumpisa ho ako noong 2016 up to the present. Ako po ay naging mayor din noong 2001. Tapos after that, naging mayor din ako ulit noong 2010 to 2016 bago po ako naging Vice Mayor. Okay, so malaki-laki na po ang inyong naging accomplishment dito sa lugar nito. Mayor Ferdy, ano ho ang kumbaga remarkable na naging nagawa ninyo o na-accomplish nyo dito sa Bayan ng Igig? Sa in terms of ano, sa infrastructure po, marami na rin po akong accomplishment dito kasi nung una akong nahalal bilang alkalde sa Bayan ng Igig in 2088, ay hindi po 100% na may electrification sa mga barangay. So ang una kong ginawa noon ay na-energize po lahat ng 100% na barangays. At nung naabutan ko po ng 1988 ay hindi po sementado lahat ng mga kalsada rito. So nung ako po ay nahalal bilang alkalde dito sa Bayan ng Igig ay halos 100% na po na sementado lahat ng mga kalsada rito. Yun na po unang naming ginawa. Parang sa ganun ay mga produkto ng mga nasa barangay ay mapadali po ang pag-transport ng mga produkto nila sa papuntang bayan. Speaking of produkto, ano ang mga famous products na nanggagaling dito na tinatanim at inululuwas din dito? Ay, ang Cagayan Valley po ay rice granary ng Pilipinas. So, kan po itinutulong sa sa production ng palay at ganun din po sa mga mais po at some high value crops po. Mm-hmm. Okay. May dalawa daw kayong famous dito sa lugar na ito. Yung isa ay pinupuntahan na siya at nagiging tourist attraction at yung isa ay pinidevelop. Yes, pakibanggit ka po nila. Ang unang tourist destination dito sa Bayan ng Igig po yung famous Calvary Hills. Ito po inadagsa during Holy Week. Ano? And then dahil ito ay in partnership with the Roman Catholic kasi pag-aari po ng simbahan yung Calvary Hills, so kaya hindi namin masyadong na-develop ng gusto ito dahil siyempre may tinatawag na separation of church and state. Hindi namin magagamit ang pondo ng gobyerno for the full development of the Calvary Hills, kaya ang ginawa namin ay magkaroon kami ng sariling tourist destination. Tulad nga ngayon, meron po kaming na dinedevelop ngayon na isang tourist destination, yung Utto Falls, yung water falls na nandito dito sa bayan. So kami po ay nangangailangan ng malaking pondo para sa ganun ay ma-develop namin itong gusto para maaari pong puntahan ng mga ating mga turista. Na ano pong pangalan? Utto Falls. Ano spelling? Utto Falls, U-T-T-O. Ah, Utto. Utto Falls. Utto Falls. Ano ang makikita? Anong kaibahan ng falls na yan sa iba pang mga ordinary falls? Kami ang ano nito, pagkagandahan nito ay parang ano to, parang pagsanhan falls ka kung nagawin na kayo sa pagsanhan falls. Pag dinevelop na malakas po kasi ano, kahit summer ay malakas po ang ano ng tubig. So ang kailangan na lang po dyan ay develop yung development kanyang... pag nagawa ng kalsada yan, kalsada. Automatic na meron ng mga ano dyan. How far from the main road? Mga 6 kilometers. Malayo-layo rin. Kilometers, so by foot o pag naglalakad, pwedeng mapasok? Pwede ano? Mapasok po. Okay. Kay Vice Mayor naman po, being the chairman po kayo, presiding officer kayo ng council ninyo, no, as vice, as sanggunian ninyo. Anong mga ordinansa po na remarkable at masasabi niyo nagawa at ginagawa niyo sa ngayon? Ordinansa para sa bayan? Marami ho kami mga ordinansa na ginagawa sa bayan. Ang kasalukuyang ginagawa namin ngayon is yung updating of the revenue code. At isa pa,
yung updating of the incentive and yung incentive code sa mga ating mga investors na pupunta dito. Kasi kung titignan natin, ang spillover ng progress ng Tuguegrao City is igig. So yung progress is going up north. So napapansin niyo pagdating niyo sa first barangay namin, which is Bayo, nandyan na yung Wilcon Depot. Then after that, meron na rin kaming Isuzu. Tapos sa... Wonderland Home Subdivision. Yes, of course, yung Wonderland Home Subdivision na pagmamay-ari ng kaibigan natin si Mr. Robert Jua. And kasalukuyan ngayong pinapatayo yung City Hardware. Ito ay napakagandang development para sa amin dahil yung mga investors ay naienganyo na mag-invest dito sa amin. Dahil dito sa amin, aside from business friendly ang municipality, yung kanilang business taxes ay relatively lower than compared to Tuguegrao. At hindi lamang yon, pati yung real property taxes ay relatively lower dito sa aming bayan. So marami ang nag-i-invest dito sa aming bayan. Pag na-develop niyo pong tourism site attraction yung falls ninyo rito, meron ba kayong hotel dito o lodging house na matutuluyan? O still sa Tuguegrao pa rin sila pwede? Meron na rin ho kaming mga lodging houses ngayon dito. We have yung Bloomingdale, meron din sila. Meron sa din Wonderland. Yung... Tapat ng Wonderland. Malapit sa Wonderland. At meron din yung Goldwyn. Tourist Inn, meron din kami. Going back doon sa sinasabi nating tourist attraction dito sa Bayan ng Igig, yung aming Calvary Hills. What makes Calvary Hills different from other Calvary Hills over the country, ang kaibahan ng aming Calvary Hills is it is overlooking the Cagayan River. Ang sabi nila, it is likened to the Calvary Hills, which is overlooking the Jordan River. So, itong aming Calvary Hills ay parang it's likened to the Calvary Hills where Jesus was crucified because doon daw, it is overlooking the Jordan River, while our Calvary Hills, it's overlooking the Cagayan River. Balik po na kay Mayor Ferdy. Ano ho ang naging epekto sa inyo ng pandemic nung panahon na halos dalawang taong mahigit? And paano po kayo nakaka-recover na bumabangon ngayon? Yes, malaki po ang epekto sa amin ng pandemic. Kaya lang, during the pandemic po ay hindi po kami nahirapan na maningil din ang mga taxes dahil tuloy-tuloy pa rin ang businesses dito. Yun lang, karoon nga ng limited na yung limbawa sa mga restaurants, konti la 50-50 lang yung mga na-allow na pumapasok sa mga customers. So sa taxes po hindi naman apektado dahil regular naman sila nagbabayad kahit po nakaranas tayo ng pandemic for the past 2 years. Great question. Yes, so Noli. Maliliwanag po ng Philippine One. Sir, ano po yung foundation day na rito? Ang Peace Day? Yes, ang Peace Day namin is July. Yung patronal fiesta namin is July. Pero yung namin dito is December, yung foundation day. Civil government. Ano yung pagka Peace Day and foundation day? Marami po kaming activities na during pag July, during the town fiesta, yung mga... Maraming activities participated by the different barangays tulad ng yung sports program, tapos yung mga meron din yung mga produkto na yun, marami po mga exhibit display ng mga produkto ng bawat barangay. Anong pagkain po? Kilala ang Igig. Meron ba kayong masasabi na parang unique na meron kayo na wala sa iba? Mga delicacies na specialty. Meron kami yung mga native cakes. Yeah. Yun, oo. Meron anong tawag kami po sa native cakes? Tupig. Meron din kaming tupig dito. Bingka. Meron kami version ng tupig. Meron din kami rice cake. Ah, rice cake. Bibingka. Meron din kami mga bibingka sa different barangay. Saan po nabibili yan? Sa mga pasalubong center? Meron kaming pasalubong center dyan sa may SCRC sa may Shedby. Shedby.
Mayor, kanina po, nabanggit niyo na kung ano yung mga nagawa niyong improvement mula nung kayo ay nagserbisyo sa taong bayan sa inyong lugar. Ano pang pinaka-legacy na pwede niyong panggitin sa, na pwede niyong ipagmayabang sa buong bansa? Ang legacy na pwede natin mayano dito is the establishment ng itong napakalaking gymnasium na kinadaanan niyo siguro siya. Ay yun din matagal nang hinahangad din ng mga kababayan natin na magkaroon ng isang malaking gymnasium. At itong mga evacuation centers po, ito lang siguro pang bayan na nakapag-establish na maraming evacuation centers para pagdating ng sakuna ay nakahanda po lagi ang aming bayan para pag may mga lumikas na mga kababayan namin apektado sa baha dahil every year na kaming nababaha ngayon eh. Marami ko ba kayong mga residente na sa low-lying area? May mga lola na may nakatira dyan sa mga low-lying areas kaya along the Cagayan River kaya naitayo yan para sa kanila. Yung gymnasium ho yan, mas malaki ba siya kumpara sa Tuligaraw? Alas, mas malaki ba? Yung capacity. And magkano pong area? Ginagawa yung multi-purpose din yan. Pwede namin gawin, ginagawa rin namin evacuation center yan. Magkano era nyo rito ngayon? Ang era ho namin ngayon is 137. Meaning of 4-class municipality. 4th class kami by virtue of our land area at saka population. Pero kung basis natin ang income, we are qualified to be upgraded into a 1st class municipality by virtue of our income. Kaya lang, presently kasi nagkaroon ng moratorium sa upgrading in the classification of municipalities. The last time that we had the upgrading was in 2008. There was a pending upgrading in 2013, kaya lang, hindi na-implement yun. From there on, hindi na kami na-upgrade into a higher classification. Apekto ba yan ng Mandanas Law? Hindi ho apekto ng Mandanas Law. Ang sabi ng BLGF, dapat daw kasi Congress ang mag-upgrade. Hindi daw nasa authority ng BLGF as being done before. So dami kasi nag-create na cities eh. Naging na-convert from municipalities to cities. Kaya apektado yung gira na. Pero may pangarap pa rin. In fact, when I started as a mayor, wala pang internal revenue allocation ang bayan. Lahat. Wala pang gira noong 1992. So sufficient kayo dati? Hanggang ngayon ba? May tuturing pa rin? Ano pa rin? Tira dependent pa rin. Tira dependent pa rin. Pero pangarap niyo, Mayor, na maging city rin ang municipio? Mayor, katabi niya kasi ang Tuligaraw. City kasi ang Tuligaraw, di ba? Hindi ah. Tignan mo ang Santiago, naging city, Kawayan. Pero malaking chance namin maging city pag nag-operate yung coal namin dito. Coal mine namin dito. Inaantay lang namin yung yung market nila kasi nakakontrata kasi sa GELCO yun, Cagayan Electric Cooperative namin sa other provinces. Pero pag natapos yung nila, kontrata nila, kami na magsusupply ng power dito sa buong region. Ano po yung private po? Meron kami developer, yung DMS is low. So, are we talking about coal mining or coal powered power plant? Coal mining. Natigil lang yan nung si Gina, si Gina Lopez ang pero pina-stop niya lahat ng mga ganyan. So paano niyo masasabi po na talaga ng mga pasisecured yung safety at saka hindi talaga siya mag-create ng pollution sa lugar? We are for responsible mining. Before we dyan, napilag-aralan muna namin kasi ang Davao City, right in the city, meron silang power plant doon sa Davao City. Pinashell na rin namin yun, naman maganda. Walang inaano lang naman ginakatulutan ng mga tao yung emission sa yung aso, usok. Wala naman. Nakikita namin doon na naman. At saka ang safety namin is, ang number one consideration namin is safety. Nag-extract kasi ng mga coal mines sa loob. Tapos kailangan tabunan ulit pagkakuha mo ng mina. Kailangan matabunan. Kasi hindi matabunan yan, talaga mag-aano yan, mag-i-eron yan. Mayor, if you don't mind, sa isip kasi ng mga tao, ba't kailangan mag-partner kayo? Kayo po ang mag-asawa, ang mayor at vice mayor. Parang baka isipin nila na parang kinopo nyo na yung power o kapangyarihan dito. But on other hand, ano ang kabutihan naman sa tingin nyo na ang mayor is si Mr. at yung vice naman is si Mrs.
Yes, yung kanina, yung apprehension na mag-partner kami, ang tao ang namili sa amin. Yes. In-offer namin ay umokay naman ang tao at nagustuhan naman ang tao. Ang advantage siguro is may mga projects na ini-implement ang LGU, hindi na mahirapan masyado pagdating sa Sanggunyang Bayan, yung approval ng Sanggunyang Bayan. So, kailan niya pinag-usapan yan? Sa araw o sa gabi? Sa gabi. Pati sa gabi. Follow up ko kanina. Hindi naman ano yun eh. Matawag na conjugal dictatorship kasi nahalal naman kami overwhelmed. Yeah, okay na. Mayor, follow up doon kanina sa atin. Dumaan naman kami sa electoral process. Doon sa sagot nyo kanina na legacy ninyo. Ngayon, ano pa ang pinakapangarap mo talaga para dito sa lungsod mo o sa munisipyo? Ang ano ba dito, yung isang, of course, yung pangarap na namin ay may isang napakaunlad na bayan, no? Pagiging peaceful ng bayan namin, no? So kasi pag peaceful ang isang lugar, no? Of course, dadagsain ka ng mga mamumuhunan dito na negosyante. At laking pasalamat po namin, nung unang halal akong mayor ay bulubundukin po itong kinatayuan ngayon ng Wonderland Home Subdivision. At kami pa yung mapala dahil nagkaroon na tayo ng investor tulad po ni Robert Chua na nakapagtayo po ng maraming pamahala. No? More than 1,000 o sa Wonderland Home Subdivision, more than 1,000 units na ano yan. Housing. No, lalo na pag ngayon ay nagiging nag-boom po ang housing project ng ating kaibigan si Robert dahil ang Tugigaraw City ay lagi binabahayan. No? Naging catch basin ng Tugigaraw. Pag nag-release ang Magad Dam ng tubig, napupunta lahat ng unang-unang biktima dyan ay Tugigaraw City. Kaya ang halos lahat ng mataga Tugigaraw City gusto nang lumipat dito sa Igig dahil mataas na lugar. So kung dati sila binabaha yan, ngayon binabaha yan. Yeah. Itong ilugan niya, binabahaya na po. Natayo na ng mga housing. Okay. Bulubundukin dati ito, talagang natalahim. Nagiging araw ang mayor. So, yan, taguan ng araw yan ng mga rebelde. Sir, yun yung question ko. Nabanggit niya kanina, sir, yung peace and order. Kamusta ang peace and order dito? Yung status ng mga rebelde yung sinasabi? Dito sa bayan na Igig po, ito ay siguro ang isang pinaka-peaceful na bayan dito sa lalawigan na ito. Yeah, no? At sa mga tulad sa rebelde, wala naman tayong ano rito. Since the 70s, wala na pong ano rito. Carissa? Meron po tayong hiling sa ating bagong Pangulo at sa mga government agencies po natin. Sa hiling? Na para sa bayan ng Igig. Yes, tayo pa'y mapalad po dahil nagkaroon tayo ngayon ng isang presidente na napakagaling po. No? Hindi sa porke tayo ay maka-BBM pero matagal na nating katulad niya na leader ang kailangan ng Pilipinas. No, so, nakikita naman natin ngayon for the first 100 days na panunungkulan niya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas ay nakikita na natin ang unti-unting pagbabago ng ating sa pamamagitan sa kanyang pamuuna bilang presidente ng Pilipinas. No, so nakikita naman natin yung sinceridad sa kanyang pagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Yun po ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Dati dahil tayo ay talagang bumabagsak na po ang gobyerno ng Pilipinas at timing po ang nandyan po ang ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Hindi lamang yan. Ang kanyang priority ay agrikultura. Kami ay basically an agricultural town. So, pabor sa amin yun. Alright. Okay. So, pagdating po dito sa coconut tree, sagana po ba? Kasi ngayon ang ating coconut authority, talagang yun yata po. Hindi namin produkto ang coconut dito. Meron may mga coastal towns ang marami kaming dito. Pero sa amin, hindi namin. Hindi, sa coastal towns yun, may mga fishing, ano kayo? Meron po. Grounds yan, pwede. Yes po, sir. Nakakatahuli ng isda. Meron po. Coastal barangays. Coastal barangays. Ah. Balik po tayo sa waterfall, sir. Gaano po ito kalayo at ano po yung paghahandaan ng mga gustong sumilip? Katulad kami, may travel show. Gusto namin makita. So,
safe po ba na pupuntahan yung waterfalls? Yes, safe po kasi kuminsan mag-isa akong pupunta doon. Gano'ng kalayo mula po rito sa highway? 6 kilometers po. Andito pala yung tourism officer namin para may ano, ipakita mo nga yun. Ano. Bird's okay. Eye view. Bago po sa tourism officer, Mayor, ano pa po ang inyong ipag-aanyaya sa mga hindi pa nakapunta rito sa Iguig at gustong mabisita ko, alam nila kung ano po ang sasadyain namin sa bayan ng Iguig? Yes, tulad po na sabi ko kanina, kilala po ang bayan na Iguig bilang site ng Calvary Hills. So kung gusto nila ano sa this coming Holy Week ay marami po kayong makikita na ano makikita na improvement po sa ating Calvary Hills. At isa pa po, nag-establish din po kami ng night market dito sa bayan ng Iguig. So anytime po pwede silang ano pumunta po masyal diyan at makapasyal doon sa night market namin. Salamat po Mayor. Thank you so much. Maraming salamat din. Mayor, yung balik tayo doon sa falls. Ang pangalan niya di ba Utto Falls? Utto Falls. May kahulugan ba ang pangalan Utto? Pinangalan ng mga ninuno yan. Sino, bakit? Eh, hindi ko ano. Kasi sa Bisaya, ang Utto is tanghali. Utto na Utto. Utto nga. U-T-T-O. U-T-T-O. Tama po. Utto. So, Mayor. Ano, para yung shoes. Utto shoes. Mayor and Vice Mayor, pwede kayong manawagan sa mga investors na baka meron nang gustong sabihin sa kanila sa buong Vice Mayor ng International. Sa ating mga kababayan na gustong mag-invest sa bayan ng Iguig, you are most welcome dito sa bayan namin. Ang pwede naming may-offer dito ay I believe ito yung one of the most emerging municipalities in the province of Cagayan dahil yung proximity namin sa Tuguegrao. We are the next town from Tuguegrao City if you go up north. Ang pwede naming may angganyo sa kanila ay relatively mababa ang aming business taxes at hindi lamang business taxes ay mababa rin ang aming real property taxes. At ang LGU sa pamumuno ng ni Mayor ay very friendly kami, very accommodating kami sa mga future investors dito sa bayan ng Iguig. And of course, kung sakaling meron kayong upcoming events, you can invite all tourists and mga media also. Presently, ang kasalukuyang activity namin ngayon ay nag-establish kami ng night market, although localized lang dito sa amin. Every night, meron kaming night market up to December 31. So, kung taga-Tuguegrao kayo or neighboring municipality, you can come and see our night market dito sa bayan na Iguig. Malayo pa yung ang Lenten season pero sa Lenten season hindi lang aming, hindi lang ang December tuloy-tuloy na yun. Mayor, meron okay po. Ano po ang inyong ipag-i-invite dito sa Iguig when it comes to tourism destination? I invite everyone to visit the famous Calvary Hills po. It's overlooking the Cagayan River. Ang best time po na mag-visit is summer. And yung oras po ng pag-visit ay mga 5 p.m. po where you can enjoy sunset. And after that, meron din po tayo, pwede po kayo mag-drop by sa Utto Falls. Yun po yung potential tourist destination ng Iguig. At it is 9.5 kilometers from the evacuation center or municipal evacuation center. At meron din po pala tayong farm tourism. Ay, meron din po tayong farm tourism site dito, yung Karangia Integrated Farm. Pwede po kayong mag-visit doon. At of course, yung pottery center po natin sa Barangay Atulu. Because we are the pottery pottery center of Cagayan po. So, ang difference po from other towns na nakita ko may mga pottery areas ay manual po yung paggawa ng pots natin and clay products. Unlike po sa iba, gumagamit po sila ng machines. Ano talaga ito? Yes, sir. So, made by hands? Yes, sir. Artisanal yes. Process? Yes, po. Yes, sir. Hanggang saan po nakakarating itong mga nilulubas niyo? Dito po sa
Cagayan, tapos niluluwas din po sa Manila, sa iba't ibang part. Naangkat po nila, sir. Bibili dito, bibenta sa Manila. Yes, of course. Mura kasi dito. In-order, in-order pa po nila. So, bricks. Kung gusto niyo po mag-order, pwede po kayong magpagawa. Tawagan niyo lang po kami so that we can coordinate. Yung mga simbahan, ginagawa sa simbahan. Yung ecotourism na binabanggit niyo, yung farm tourism, yes, no? Ano ang makikita doon at paano natin may enjoy yun? Both millennial at saka yung medyo mga adult senior citizens. Meron po yung bamboo art doon, sir. First in the province. Meron po yung bamboo art doon. May enjoy nyo po yun for photoshoot. Open ma'am sa Pick and Pay. So hindi pa po siya open sa Pick and Pay. Pero pwede po kayong mag-visit. I think yung entrance fee po nila is 100 per head. Yes. Ma'am, how many tourist ang pumapasok every year sa lugar niyo? Every year, sir, more or less 12,000 po. Kasi nga po, dagsaan yung mga turista every Semana Santa. At sa lahat ng mga nabanggit niyo mga tourist spots, anong pinaka-the best na pinupunteriya talaga? Ang talagang pinupuntahan po yung si Calvary Hills. Doon po kami famous. At saka yung Zapateri Center po. Anong kaibahan doon? Bakit yun ang pinutumbok talaga ng tao? Kasi yung mga statues doon is life-size, concrete statues, tas is overlooking the Cagayan River. Yun ang pinaka-selling point. And then yung spiritual ano niya, no? Purpose, yes, Calvary. No? Yes. Siguro sa mga bikers, pato. Yes, ma'am. Pero sa ngayon po, yung mga bikers, hindi na namin pinapapasok sa loob. Kasi po, ang Calvary Hills is a sacred place. Yes. Hindi kaya. Hindi kahit naliit na daan, wala. Meron, ma'am, pero hindi kaya. Okay, father po kasi sabi po niya, sagrado. Sacred place po kasi yun. So mag-hide lang talaga sa loob. Yes, ma'am. So, meron pa kayo ng Cagayan Valley? Masasabi pa rin na sa lugar pa rin kayo ng Cagayan Valley? Yes. Kasi pag sabi nila, doon sa pag-isang valley na gano'n, ay baga yung hangin ilagpas at magiging mainit. Dito sa lugar niya parang hindi naman masyado mainit. Nakakaitim ang hangin dito. Nakakaitim ang mga tao. Pero ma'am, mapuputi naman po sila. Pero yung hangin ninyo, okay lang naman dito na hindi naman. Nakakaitim. At saka mainit din. Mainit din. Lalo na pang summer. Kasi di ba usually tumigaraw yung pinakamainit po. So, tas neighboring country. Ito yung mga nagpaplano, ang mga maraming mga solar power plano na gusto mag-invest dito. Yun. Kasi ang heat index dito ay nakakalang na, no? Ano na ayon dun sa ano na hinahanap na heat index. Sa pantayo ng solar. So sa solar, dun siya makakapag solar na ba ang mga lamppost nyo dito? Yung po, yung karamihan. Pero may mga investor na gusto pumasok dito magtayo ng solar power plant. Dahil dito nakita nila na yung heat index dito ay talagang mag-ano dun sa pangailangan. Yun. So gamitin natin yung negative sa pasigit. Yun yung advantage sa sobrang init. Nang init. Magagamit nila sa pagtayo ng solar plant. So, this weekend, we can utilize the solar energy. Meron po. Last year, meron pong naganap na beauty pageant, yung Miss Astig Igit. And this year po, ma'am. Sumali na po ba kayo doon sa beauty pageant? Noong bata pa siya. Noong quadricentennial po. Third year high school po ako. Noong kabataan niya. Kailan po ginaganap po? December 28, sir. Nakasabay nung foundation day? Yes. So, bilang tourism officer, ma'am, ano pa yung alam nyo na meron pang i-develop na gawing tourist spots? Yung Utto Falls po. Yun po talaga yung potential tourist destination. Naumpisahan na ba yan? Yes po. Technical aspect lang doon sa Utto Falls. Gano po siya kataas? Nasa more than 6 meters. Tapos swingable naman yung river. Meron po akong photo dito, ma'am. Saan particular matatagpuan po? Barangay Campo po. Okay. Sa Facebook po meron naman nandoon. Meron. Share niyo po sa amin sa Messenger. Yes. Kung meron kayong Viber. Kung kalakasan ng NPA. Meron din pong video. Kasi wala na kaming time para pumunta doon. Wala na NPA. 6 kilometer yung lalakarin. Ma'am, tourism officer, ma'am, you can invite all tourists from Metro Manila and all over the Philippines. Siyempre, all over the world. Para ma-discover naman nila kung gaano kaganda itong lugar ninyo. Sa kanila. I invite everyone to visit
our humble town, Iguig, especially our tourist destinations, Iguig Calvary Hills, and of course, the Pottery Center of the Pottery Center is located at Barangay Atulu, Iguig, Cagayan. And of course, our potential tourist destination, the Utlu Falls po. Okay, thank you.